Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay maintenance ng mga halaman natin na nakatarim sa self-watering pet bottle. Gaya nito, aking mga lettuce na sa ngayon ay nakatarim sa, dito nga, self-watering pet bottle. So, yung self-watering pet bottle po ay isang magandang paraan para tayo ay hindi araw-araw na nagdidilig ng halaman. Pero, hindi ibig sabihin na hindi na matutuyo yung lupa niya. May mga pagkakataon na natutuyo pa rin ang lupa nito. So, kailangan pa rin nating diligan sa ibabaw pag napansin natin na natutuyo pa rin siya. Ngayon, pagdating sa maintenance naman, darating ang oras na syempre mauubos ang tubig niyan. Kagaya nitong isang to. Ayan, bahagya na lang nakasayad yung kanyang tubig. So, ito syempre automatic kailangan natin palitan. Bukod doon sa mauubos ang tubig niya, ay pwede rin na magkaroon ng pamemerde na kagaya nito. Nagkakaroon siya ng parang lumot. So, dito naman, kailangan natin siyang linisan. Dapat po yung tubig natin sa pet bottle ay mananatiling malinaw kagaya nito. Kagaya niyan. Ito, medyo lumalabo na rin. At hindi po natin maiiwasan yan. Yan po ay dahil sa lupa at sa tubig na rin na ating ginagamit. So dito, share ko sa inyo kung paano ako mag-maintain ng mga self-watering pet bottle na aking ginagamit. So pagka ganito, tinatanggal ko na para lagyan ng tubig. Pero hindi basta lalagyan lang ng tubig, nililinis ko pa ito. At ito na yung aking mga kailangang palitan ng tubig at linisan. So ito ay isang halimbawang ito, medyo naubos na rin ang laman niya. At yung iba naman, ganun din, at the same time ay naglulumot. So ito po, hindi natin dapat panatilihin na mamahay ang lumot sa ating tubig. Gaya niyan. Dapat po ito ay inaagapan, so kailangan linisin. Okay, so papakita ko naman sa inyo kung paano ko siya linisin. Hinuhugasan ko sila sa tubig na may sabon, kagaya nito. Ang paghuhugas sa kanila gamit ang sabon ay isang epektibong paraan para po mamatay itong mga lumot o fungus na nandito sa ating bote. Kung hindi natin siya huhugasang mabuti na ganito at lalagyan lang natin siya basta ng tubig, ganun pa rin po, nandiyan pa rin yung ating lumot. At yung lumot na yon ay nakakasama sa paglaki ng ating halaman kasi nakikipag-agawan siya ng nutrients sa ating halaman. Buhay din po kasi yung fungus na yan. Yung lumot na yan na kulay green na nakikita nyo at kailangan din niya ng sustansya. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong linisin ng ganito yung inyong pinaglalagyan ng tubig. Kung nakikita naman ninyo na wala namang epekto halimbawa sa inyong halaman ano? At tuloy-tuloy pa rin naman, maganda yung kanyang paglaki, nasa sa inyo po yan. Ito ay aking pamamaraan lang. Gano'ng kadalas naman ginagawa yung ganito paglilinis? Well, sa akin po ay every 2 weeks. Pinakamabalas na yung 1 week or once a week. Pero normally po every 2 weeks. So, hindi nga tayo nagdidilig araw-araw. Pero there will come a time na mag-exert naman tayo ng effort para linisin yung ating water reservoir. At ganito nga po yung isang magandang paraan sa kanya. Iba, brush mo siyang ganyan gamit ang sabon para mawala yung mga lumot. So, alin ba yung mas effective sa inyo? Yung gumagamit ng ganitong water reservoir, self-watering pet bottle, o yung hindi na? Nasa sa inyo po yan. Ito naman ay kinapakita ko lang para doon sa mga nagbabalak magtanim gamit ang self-watering pet bottle o kaya doon din sa mga nagtatanim na at gustong malaman kung paano ba lilinisin yung kanilang reservoir na nagkaroon ng lumot. Hindi po natin may iwasan yan. Dala-dala po ng tubig itong lumot na ito. Nasa tubig po natin yan. Siyempre, pagkatapos sa bulan, kailangan nating banlawan. At ito, ayan, malinis na uli yung ating water reservoir. Ang susunod na gagawin ay lalagyan natin siya ng tubig.
Sa tubig na gagamitin, dapat po yan ay hindi chlorinated. So kung yung tubig ninyo halimbawa ay nanggagaling sa inyong water district, sa Manila Water halimbawa, or sa Maynilad na kung saan ay may kahalong chlorine, ang mainam pong gawin dyan ay pasingawin nyo sa timba halimbawa na ganito, or sa mga katulad nito, mga 24 hours para totally po ay makasingaw yung maraming chlorine sa kanya bago natin gamitin sa ating water reservoir. So lalagyan lang natin siya yung tamang sasayad yung ating planter. Usapang fertilizer naman, paano ba tayo magpe-fertilize ng ating halaman na nakatanim sa self-watering bottle? Well, pwede po tayo mag-fertilize dito sa kanyang ibabaw at pwede rin dito sa ilalim. Ihahalo natin sa tubig. Pagdating naman sa fertilizer, napakarami ang pwede ninyong gamitin. Pwedeng urea lang ang i-apply, yung ating pinakamura. Pwedeng calcium nitrate yan ang ilagay natin. Pwedeng triple 14. Pwede rin pinaghalo-halo yung tatlo. O kaya pinaghalo lang yung urea at triple 14. Depende po yan kung ano yung tingin nyo na magiging maganda ang resulta para sa inyong tanim. Bukod dyan, meron din po tayong organic na pwedeng gamitin kagaya ng fish amino acid. Sa paghahalo naman, depende po ang dami niyan ano, sa laki ng halaman na inyong bibigyan. So halimbawa, mga seedlings lang yan, fish amino acid, kalahating kutsarita lang po ang dami sa ganito karaming tubig. Ihahalo ko lang na ganyan. Yan ay habang seedling pa yung tanim. So, pwede rin dyan, bukod sa fish amino acid, pwede rin po dyan ang fermented plant juice. Ngayon, kung halimbawa ang meron sa inyo na malapit na mabibilihan at mas mura ay urea, pwede rin po ang urea. So, sa seedling, konting-konti lang po ang inilalagay ko sa tubig. Halimbawa, ganyang karami lang. And then hahaluin. Pasensya na po sa ingay, tumatahol yung aso ng kapitbahay. Medyo magpo-pause muna tayo ng video at hihintayin ko tumigil ang pagtahol. Okay, medyo dumalang na yung pagtahol niya. Hiwalay natin yung para sa mga seedlings, yung nilagyan ko ng fish amino acid at urea. Pag naman na medyo malaki na yung iyong tanim, medyo maugat na yan, maganda po ay kumpletuhin na natin sa fertilizer. Normally po yan around 3 weeks pagkatapos ninyong ilipat sa permanenteng taniman na self-watering bottle. So, ang nilalagay ko naman po dyan ay counting triple 14. Yan, ganyang karami po. Lagay lang yan dyan. At counting urea. So, dinagdagan lang natin ng urea o ng triple 14 yung ating inilalagay. And then hahaluin. Ang isa pang magandang pang alternate sa urea ay ang calcium nitrate. Ayan, tumatahol na naman ang aso. Pero tuloy na po natin. Umaligalig yung aso ng aking kapitbahay. May nakikita siguro. Ayan, nalagyan natin ng ganyan. Nalagyan natin ng kaunting urea din. Ayan. Ilang buti lang po yun. Siguro mga 10 buti lang. Pero ito po, syempre, depende pa rin sa inyong observation, sa inyong tanim. Kung halimbawa tingin nyo ay naninilaw yung kanyang dahon, ibig sabihin kulang yung fertilizer, pwede po ninyong dagdagan. Kahit meron na kayong nilagay dito sa ilalim, sa tubig, pwede pa rin kayong maglagay sa ilalim. Sa ibabaw. Ang iiwasan lang po natin dito ay yung masobrahan ang inyong tanim. Kung meron kayong organic na ginagamit at tingin ninyo ay effective naman, kagaya ng fermented plant juice, fish amino acid, sige po, ituloy lang ninyo ang paggamit doon. Pero kung sakaling kulang ang nakikita ninyong resulta, mabagal ang paglaki, gamit ang organic fertilizer na fish amino acid, halimbawa, pwede po ninyong dagdagan yan ng inorganic fertilizer kagaya ng urea, triple 14, or calcium nitrate.
Kung saan ka kontento, tuloy mo lang. So, tunawin lang natin yung fertilizer dyan. Tandaan mo lang syempre kung alin yung para sa seedling, para doon sa maliliit pa, at para doon sa medyo magulang na, maugat na. Gano'ng kadalas naman ginagawa itong ganito? Well, every 2 weeks po, pag magpapalit, pwede kayong maglagay ng fertilizer, or kung gusto nyo, pwede kayong lumiban din. Depende po yan lahat sa inyong observation sa inyong tanim. Pwede din na after 1 week, palitan mo siya ng ordinaryong tubig lang, or even after a few days, pagkatapos mo siyang ma-fertilize. Again, it's all up to your observation. Okay, dito sa seedling. Baka may magtanong, hindi ba nalalaglag ito? Well, naglalak po ito. Depende sa boteng inyong ginagamit. Okay, ito, normally, yung coke pagka pinutol ninyo, madali po yan maglak. Pero pwede pa rin ninyong gamitin kahit na hindi magkapareho ang bote. Kung halimbawa, itatayo naman siya, hindi naman isasabit, so pwede pong gamitin. So halimbawa dito, itong isa ko dito na bote, ang pinagtataniman niya ay bote ng Sprite. Pero ang ilalim niya ay bote ng Coke. So kita nyo, magkaiba siya. Oh. So lapat naman silang dalawa. Ayan. Hindi naman siya nalalaglag. Ayan. Pero kung sakaling hindi lalapat, maganda po yan ay nakasayad, nakapatong sa ibaba. Ito namang isang ito, hindi sila magkapareho. Bote ng Sprite din yata ito, yung ilalim ay Coke. Pero ginagamit ko siya dahil nakasayad siya. So hindi siya malalaglag. Pagka siya ibinitin, malalaglag siya dahil hindi sila naglalak. Dahil nakasayad, okay lang. Dito naman tayo sa may halong urea at triple 14 para sa ating malalaking lettuce. Kailangan maglak siya. Okay, so ganyan lang po ang aking ginagawa na pag-maintain sa aking mga self-watering pet bottles. Medyo matrabaho, pero ito po ay hindi ka naman araw-araw na magdidilig. Pero kagaya na sinabi ko, sa umpisa pa lang, may pagkakataon din na pwedeng matuyo ang lupa kahit na meron siyang water reservoir. Yun po, lalo na eh kung maugat ang iyong tanim at hindi agad nakakahigop ng maayos, kulang yung nahihigop niya sa ilalim. So, kailangan pa rin tayong magdilig sa ibabaw. So, ano ba ang mas effective sa'yo? Ang mas kursunada mo? Yung magtanim sa pet bottle na ganito, na may water reservoir, o yung ganito lang, na hindi na kailangan ng tubig sa ilalim at magdidilig na lang tayo sa araw-araw. Nasa inyo po ang desisyon. Ipinakita ko lang sa inyo kung paano siya i-maintain at kung paano na rin mag-fertilize ng inyong tanim na nasa self-watering pet bottle. Maraming salamat po sa panonood, and hope to see you in my other videos. Bye-bye!